Pagsi tayo ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukdok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Espiritu, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. San. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y dilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit, may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lupo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaubo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila.
Lahat ng may nais maglingkod sa puon dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasa saklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y lagi na isaisip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo nito sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kaniyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin
At gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kaniyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kaniyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan. Si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noy day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipo ng 11 at ang iba pang mga kasama nila nagnanag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Tayo po ay nasa 3rd araw ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang tawag po natin dito ay Octave of Easter, Oktaba 8. Sa 8 araw na ito, ang tangi lamang nating pag-uusapan, ang tangi lamang nating bibigyan ng refleksyon ay ang kwento at salaysay ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, ang ating poong Nazareno. Kaya sa 3rd araw ngayon, panibagong kasaysayan o karanasan ang ating narinig. Ang karanasan ng 2 lalaking naglalakbay na ang isa ay pinangalan ng si Cleopas o Cleope. At sa kanilang paglalakbay, kanilang pinag-uusapan ang kanilang karanasan tungkol kay Jesus. Kaya nang sa kanilang paglalakad patungo sa bayan ng Emmaus, nagpakita si Jesus. At sa pagpapakita sa kanila, muli nilang ikinuwento kay Jesus ang nangyari. Ang pangyayaring walang labis, walang kulang. Ang pagkukwento ng sapat at sakto sa tunay na karanasan at pangyayari sa buhay ni Jesus. Kaya nga gayon ang gulat ni Jesus dahil kahit na sila ay nakasama niya sa mga maraming gawain nang siya ay nagpapahayag pa ng mabuting balita, hindi pa rin nila nauunawaan ang kahulugan ng kasulatan. Na ang kasulatan mula sa panahon ni Moses hanggang sa panahong siya ay dumating
ay nakatuon sa kanyang misyon ng kaligtasan. Pero ano ang maganda dun sa kwento ng dalawa? Klaro na kasama nila si Jesus nang hindi nila namamalayan nang sila ay naglalakbay. Nakilala lamang nila si Jesus nang si Jesus ay maghati-hati ng tinapay. Doon lamang nabuksan ang kanilang mata na kasama pala nila ang Panginoong muling nabuhay. Ano ang sinasabi sa atin ngayon ng Ebanghelyo? Sa ating paglalakbay sa buhay, kasama natin ang Diyos kapag Siya ay nasa puso ng bawat isa. Napakasarap ng pakiramdam na sa paglalakbay natin sa buhay, Diyos ang ating pinag-uusapan. Napakasarap ng pakiramdam kung palagi nating babalikan ang kagandahang loob ng Diyos sa atin upang tayo ay makasama niya sa kaniyang kaharian. Napakasarap pakinggan kung ang Diyos ang inilalabas ng ating bibig. Napakasarap pakinggan kung ang Diyos ang laman ng ating buhay. Panigurado sa ating paglalakbay bilang Kristiyano sa araw-araw ng buhay, ang Diyos ay nasa gilid natin at nakikinig sa ating bawat hinaing, sa ating kalumbayan, sa ating saya, sa ating tagumpay, sa ating pighati, ang Diyos ay nakatayo. Naghihintay na Siya ay makilala natin habang tayo ay naglalakbay. Kaya napakabuti ng Diyos dahil ang inyong paglalakbay ay dinala sa banal na Eukaristiya. Ang inyong paglalakbay sa araw na ito ay patungo sa awa at biyaya ng Diyos sa Eukaristiya. Sa Eukaristiya na paghati-hati ng tinapay, makikilala natin ang Diyos dahil ito ang tatak ng kaniyang grasya at biyaya sa mga taong tumatanggap at bukas sa kaniyang pag-ibig. Sa atin pong Ebanghelyo, huwag nating hayaang tayo ay maging hangal. Hangal dahil hindi natin nakikilala ang Diyos sa pagbabahabahagi ng tinapay dahil ito ang kanyang iniwan upang siya'y makasama natin at maging pagkain sa ating paglalakbay sa buhay. Sana ang Ebanghelyo ay magdala sa atin sa katotohanang babuksan ang ating mata at isipan na palaging makita ang Diyos na kasama natin hanggang tayo'y makarating sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-alaala natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo,
Naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At inawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristo muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Duwong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilohod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Parusa.
Narito ang dahilan, tunay na aking pag-ibig na lubhang dalisay. Dahil sa sasala ko buhay mo ay inalay sa krus ng Makapdi, bustang pagkamatay, niniis mo'y pako, sibat at pagbatay, pawis, kirtsakit na walang kapantay. Tunay na makmarapat na kita'y mahalin, O Jesus na lubang mamahal sa akin. Di dahil sa langit na aking minimithi, o takot sa apoy na lubang malagim, di dahil sa gawad na nais kong kamtin, kundi dahil dito kita ibigin, kung paanong ako ay inibig mo, gayon din ang ako pag-ibig sa'yo. Ang tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkat hari ka at tunay na Diyos ko. Panawagan. Ang banal na rekya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen.
kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.